Magandang araw sa lahat. Ngayon may gagawin tayo na Hideki inverter welding machine, DC welding machine. Hideki or Hideki, ano ba pronounce niya? Ito ang problema, sira ang mga hindi siya gumana, nagpower lang dito pero may display siya pero hindi maka welding, hindi magamit sa pag welding kasi walang power na lumabas dito kasi sira ang mga ito. Natanggal ko na ang mga IGBT transistor, yan dalawa. Ito na may pampalit na tayo. Yan. Ngayon, dito sa board nito, may mga sira din na resistor, is AMD resistor. Gaya nito. Yan, ito. May AMD ito, sira ito. Isa, dalawa, tatlo. Ang value ay 2.2 or 2R2 or 2.2 ohms. Itong isa 33R 33 ohms, 33R. Ito isa 10R, ibig sabihin 10 ohms. Dito sa mga SMD na transistor, ang nakalagay sa body ito, gaya nito. Ito ang tingnan natin kasi mataas ang ano, malaki ang physical size niya dito. Yan to, may nakalagay dito na malabo guys. Yan, may nakalagay na 220. Hindi yan ibig sabihin na 220 ay 220 ohms, hindi yan 220 ohms, kundi yan ang 0 dyan, ibig sabihin na 220, ibig sabihin ng 0 ay walang 0 na dagdag, walang 0. Dito, tingnan natin dito, nakalagay sa, may naka-indicate dito sa tabi, ang 220 na nakalagay sa body, ang value niya ay 22R or 22 ohms ito. Yan. Tapos dito sa ito din 220 pero hindi yan 220 ohms kundi 22 ohms lang. Yan. Ganun. Gaya din dito mga yan, maliit na hindi masyado makita kasi sobrang liit. Hindi masyado makita pero ang nakalagay dyan dito sa 10 ohms, dito ang nakalagay dyan ay 100, dalawang 0 ang nakalagay. Ibig sabihin itong last na 0 yan ang parang dagdag natin na 0. Nakalagay dyan ay 100, ibig sabihin 10 lang ang babasahin natin. 10 ohms yan. Yan, dagdag kaalaman sa iba na hindi pa naka sa mga newbie gaya ko. Dagdag kaalaman din ito para hindi tayo malito gaya nito. Nakalagay ito 20, baka lagyan natin ito ng 220 ohms, mali na kasi ang value dyan ay 22 ohms lang. Ito, pinalitan ko siya ng yung color-coded na resistor. Yan. Ang 33, nilagyan ko siya ng orange-orange black. Kasi 33 yan. Pero ang nakalagay dito, 330 ang nakalagay dyan. Hindi na masyado makita kasi nasunog na yan. Papalitan natin yan ng mga resistor na gaya nito. Hindi na SMD. Hirap kasi maghanap dito ng SMD. Kaya ito ang ipalit natin. Ito ang IGBT. Pagkatapos palit
magpalit ng resistor. Itong mga IGBT din ang isusunod natin. Ito. Ito na guys, napalitan ko na ng mga resistor at nakabit ko na rin ang dalawang IGBT. Ito na. Ngayon mag i-testing ko muna. Testingan natin ang output voltage kung may lalabas na na voltahe dito sa terminal ng negative at positive. Ito, saksak. Uy, nakauna pala. Ito, no? Testingan natin. Hihirap guys, walang makahawak ng camera. Yan o. Yan, may 57.20 volts na siya. Yan, 57 volts. Pag may labas na, lumabas na ng voltahe, possibly, kadalasan okay na. Pero iba, may trouble din minsan na kahit may may labas na voltahe pero walang power kasi walang current. Ngayon i-testing muna natin, lagyan natin ng ano dito. Ito testing lagyan natin ng temporary lang kasi walang hindi pinadala ng may-ari ang cord nito. Kaya dito lang muna, temporary lang. Ganyan lang. Tiyo natin. Tiyo na. Ito na. Dito. Tingnan natin kung okay. Gimana na? Okay na. Okay na guys. Maraming salamat sa Diyos sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel ko, sana mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat. Bye.